posibilidad ng tagumpay o kabiguan ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Other Narrow Gate. Napakasarap basahin ang Biblia at para itong kakanin na sapin-sapin. Maraming layers. And one of the greatest deprivations is to read the Bible only from one angle. Dahil ito ay napakadakilang panitikan, sinulat ng mga dakilang mga manunulat na inspired pa naman ng Espiritu ng Diyos. Napakaraming pagbabasa, napakaraming angulo, at hindi ka mauubusan ng matututunan mula rito. Yan ang ating sisikaping gawin ngayon, tingnan The Other Narrow Gate. May alam na tayo isang narrow gate eh. Ano pa kaya yung ibang basa dito sa narrow gate na ito? Salamat Panginoon dahil kayo'y Diyos ng kayamanan ng diwa. Napakarami niyong pwedeng ituro sa amin hanggang gusto namin na sumunod at makinig. Linisin niyo po kami at patawarin at gawin niyong karapat dapat na makinig ng inyong mga turo. Hinihiling namin, Ama, kayo po ang maging tunay na tagapagsalita. Gawin niyo lang ang inyong lingkod na kasangkapan. Tinig niyo ang marinig, karunungan niyo ang aming pagsalusaluhan, kalooban niyo ang masunod. Matapos naming marinig ang mga turo mo sa amin. Set us free, O Lord. Enrich our minds. Release the energies of the Spirit in us so that we can reach out to wisdom, to knowledge, and to practical application of your word. Forgive us our sins, enable us, O God, to enter into your holy presence, heal our infirmities, heal our sicknesses, both spiritual, emotional sicknesses, O Lord, at nawa ganun din ang aming mga physical bodies. Pagpalain niyo, palakasin. Salamat, Lord, sapagkat kami binigyan niyo ng kalayaan at kakayahang makarating dito at magtipon-tipon. Dala-dala namin ang aming mga awit, ang aming mga paa. Papuri sa iyo, pasalamat ang aming mga handog, maging ang aming mga hiling. At ang lahat ng ito, dinadala namin sa iyong paanan. Nawa, Panginoon, kaluguran niyo kami, kasihan niyo ng inyong espiritu at basbasan ninyo, Panginoon. Mag-usap po kayo habang hinihiling din namin kami ilalayo niyo sa mga masasamang tao at masasamang espiritu, sampu ng aming mga mahal sa buhay, kasama man namin ngayon o hindi. Lord, may your spirit fill our hearts with joy, with strength, with hope, and may you also restore the strength of our bodies. We believe you answer prayer. We believe we have received the answer to these prayers. In the name of Jesus, your Son, our Lord. The Other Narrow Gate. Matthew 7:13-14, Contemporary English Version. Go in through the narrow gate. The gate of destruction is wide, and the road that leads there is easy to follow. A lot of people go through that gate. But the gate to life is very narrow. The road that leads there is so hard to follow that only a few people find it. Mga salita ng Panginoong Jesus na umaalingaw-ngaw sa lahat ng panahon, sa lahat ng dako. Sabi niya, ang piliin ninyong daanan o lagusan at lampasan ay yung makitid na pinto. Dahil yung mga napupunta sa kapahamakan, nagkakagulo doon sa maluwag at madaling daanan na pinto. At kung maglalakad kayo, sabi niya, piliin niyo yung makitid na landas sapagkat maluwag at maginhawa yung daan na nagpupunta sa kapahamakan at mas marami ang doon ay dumadaan. Of course, this has always been read and we also believe that it is about eternal life, it is about salvation. That the Lord is talking about how to find eternal life, that the way to eternal life is narrow, it is difficult, and many people choose the easy way, they don't find eternal life. And we have already applied this first reading many, many times. Now let's look at the second meaning, kaya titingnan nga natin yung the other narrow door, the other difficult way.
that life here, as the Lord means, could be life on earth, could be life here and now. Kasama na sa ating pinananaligan yung pinag-uusapan yung buhay sa kabila, sa walang hanggan. Pero ngayon naman ay tangkain nating unawain yung kahulugan ng buhay sa isa pang napakaposiblet gandang basa nito, hindi pampalit doon sa isang reading, kundi pandagdag. And this is life on earth, yung buhay natin ngayon. The other kingdom of God is what you have now within you. And the Lord Jesus said that the kingdom of heaven is in you. Although it is still something in the future, but it is also something in the present. At sabi ng Panginoon sa John 10:10, a thief comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it in its fullest. So we're talking about the spiritual eternal life to the fullest. We're also now talking about life here, practical life on earth now, and have it and enjoy it to the fullest. Life could mean an abundant and a full life on earth in this world. A life that is fruitful and meaningful. Mabunga, makahulugan. Abundant, happy, pleasurable. Pag sinabi ng Panginoon na ang nais kong buhay na mapunta sa inyo, isang buhay na masagana, punong-puno, masayang-masaya, mayamang buhay, malusog, at kaibig-ibig na buhay. Therefore, para mangyari yan mga kapatid, it could only happen if there is a life of freedom. Paano ka naman magkakaroon halimbawa ng fruitful, meaningful, abundant, happy and pleasurable life kung bilanggo ka? May context yan at may premise na nai-enjoy ng tao yung lubos, ganap at masigla, mabungang buhay kung siya ay malaya. Ang pinag-uusapan siyempre, spiritual and emotional freedom among others. Kumisa naman, hindi ka politically free, pero pwede ka rin magkaroon ng ganong spiritual freedom. Kumisa naman, you are not legally free, pero meron kang freedom din. Ang mahalagang freedom na pinag-uusapan para mangyari yan is a spiritual and an emotional one. Kasi kahit politically free ka, nakatira ka sa isang malayang bansa, wala kang commitments, hindi ka nakakulong, pero kung mabigat ang espiritu mo, mabigat ang iyong dharma, hindi rin mangyayari yung buhay na masagana, masaya, maluwag, at kaibig-ibig. Kaya nga ang Panginoon ay lagi na lamang na tinutulad sa freedom giver. That in Christ, we have freedom. That Christ sets us free. And of course, that is not freedom to do wrong, but it is a spiritual and an emotional freedom. Kaya marami ang Panginoong pinagalitan ng mga religious leaders noong panahon niya. Kasi bihag na bihag, sakop na sakop ng templo ng mga relihiyoso, yung puso, yung emosyon, yung kaluluwa, yung damdamin ng mga tao. Natantad na tantad ng bawal, tantad na tantad ng mga regulasyon. Kaya ang tao tuloy, kahit ano na lang pagsisikap na gawin niya, kulang at kulang at kulang siya, lagi siyang guilty, malungkot, at natatakot na maparusahan ng Diyos. Paano ka sasaya nun kung lagi kang natatakot, wala kang espiritual na kalayaan? Siyempre, sinabi natin nga na kaya napakahilig namang manakot ng mga religious leaders kasi pag takot ka, controlled ka. Madali kang kontrolin. Si Lord, pinapalaya niya yung mga tao. Pag lang malaya ang tao, mangyayaring abundant life. Yung emotional and spiritual life. Na kahit mahirap ang dala mo, pagod ka, pero katawan mo lang, ang loob mo hindi hirap. Maluwag. A life like that could happen only if it's a life of fulfillment. Yung masaya ka sa ginagawa mo, yung bunga ng ginagawa mo ay hindi lang para maghanap buhay ka, kundi nagbibigay din sa iyo ng saya. Therefore, it is a life lived according to one's giftedness. Bawat tao ng nilikha ng Diyos ay binigyan ng takdang kakayahan, karunungan na pangkanya lang at bagay sa kanya. At yung mga karunungan na ito, kakanyahan, katangian, mga kakayahan gumawa ng mga bagay, ito ang kailangan ng taong madiskubre, malinang, madevelop para siya maging mabunga. Kasi pag hindi siya pumaayon sa kung paano siya nilikha, hirap na hirap siya sa buhay. Hirap na hirap siyang gumawa ng anumang bagay. Halimbawa,
yung puno na pang Pilipinas, pinipilit mong patubuin sa California, up to a point, it can probably grow, but it will never bear fruits. O kaya kung mag-bear fruits man yan, maliliit, mga bubot, hindi magmamature, mapakla ang bunga. At maraming mga tao, tayong mga tao kasi parang halaman din eh. Meron tayong klima na bagay, meron tayong lugar na bagay, meron tayong ginagawang bagay sa atin, may type ng soil na bagay sa atin para tayo mag-grow. And of course, I don't mean that in the physical sense now. Pero pag wala ka sa tamang lugar at hindi tama ang ginagawa mo ayon sa kung paano ka nilikha, paano ka magiging mabunga? Wala ka rin sa lugar. At pag hindi ka mabunga, paano ka magiging masagana? At pag sinasabi natin, napakaraming taong sobrang hirap sa buhay, maybe economically, financially, hindi naman yun ang kagustuhan ng Diyos sa tao eh. Ang gusto niya, lahat ng tao mariwasa. Pwede ba yun? Pwede kasi hindi mo kayang ubusin ang kariwasaan ng Diyos. Pero bakit konti lang yung rumiriwasa? Kasi konti yung nakakagawa nung mabubungang mga bagay na bagay sa kanilang talento, bagay sa kanilang personalidad, nakiklik tuloy lahat ng ginagawa nila. Konti yung nakakalaya para hanapin nila kung sino sila. Kaya ang malungkot dyan, yung namatay ka na, pinanganak ka ng mahirap, nabuhay kang kahirap-hirap, mamamatay ka pang mahirap, hindi ka na guminhawa kahit kailan, huwag mo namang sabihin na binigyan ka ng Diyos at pinahiram ng buhay dito sa mundong ito para ka lamang maging alipin ng iba. Pero pag ang tao hindi siya nag-ooperate within the natural giftedness, he will only be a second or a third class worker or producer. Hindi talaga siya giginhawa. 1 Peter 4:10, sabi diyan, each of you has been blessed with one of God's many wonderful gifts. At sa runong ng Diyos, hindi niya ginawang magkakamuka ng gifts sa mga tao para walang duplication at para lahat kailangan. You need everybody and everybody needs you dahil meron kang kayahan na pang sayo lang. Kaya itinulad diyan sa mga parte ng katawan, may mata, may tainga, may buhok, may kuko, iba-iba, para lahat, importante, alangan namang tao kang puro kuko. Diba? Hindi mo kailangan yung ibang parts at hindi ka naaandar kasi kuko ka lang. Kaya mga tao, dapat hinahanap, ano ba ako? Sa pamilya namin, ano ang parte ko dyan? Sa lipunan namin, ano ang parte ko? Sa company namin, ano ang job description ko? Anong parte ko dyan? Kasi lahat may papel. Walang papel na mas mahalaga kesa sa iba. Nagmumukha lang yun na ganun dahil sa mga distorted values of people. Pero ang lahat, mahalagang mag-function. In fact, yung isang buong kotse na ang mahal-mahal, ang dami-daming parts, fan belt lang malagot, hindi aandar eh. Lahat mahalaga. So a life that is full is a life lived according to one's calling. Ano ba ang pagkatawag sa iyo ng Diyos? Ikaw ba ay orchid? Saan ka naka-assign? Nakakapit ka sa puno, sa lilim. Ikaw ba ay cactus? Saan ka naka-assign? Sa desert o sa buhangin. Ikaw ba ay water lily? Saan ka naka-assign? Sa matubig. Ngayon, bilang tao, saan ang assignment mo? Pagkahirap na hirap na hirap ka sa ginagawa mo, hindi yan ang assignment sa iyo ng Diyos. Kasi may ibinigay sa iyong kakayahan na pag nandun ka sa lugar na yon, hindi naman sobrang dali, pero hindi hirap. Likas sa'yo kasi, therefore, hiyang sa'yo ang iyong ginagawa. Mamumunga ka dahil nasa tama kang lupa, sa tamang lugar, sa tamang panahon. Ang kamalungkot niyan, nangangalahati na lang kuminsan ang buhay o kuminsan malapit na na matapos ang panglupang buhay, hindi pa naisip ng tao kung anong gift niya o kung anong calling niya. Kumisan hindi naman kasi pinag-iisipan. Nakakalungkot naman sa iba, sobrang busy just trying to survive, to make both ends meet. Hindi na napag-iisipan ng mga malalalim na kahulugan ng buhay. Kaya ayaw ng Diyos na tayo mga maralita. Kasi pag sobra kang maralita, hindi ka na nagkakaroon ng pahinga o oras para isipin yung mas mga pinong bagay sa buhay. Because you're just busy trying to what? Put food on the table and to pay the bills. Kaya pagka hindi maginhawa, hindi masagana, hindi masaya ang buhay, you are not in the right place. Ephesians 4:11, Christ chose some of us to be apostles, prophets, missionaries, pastors, and teachers. Ito dinidescribe yung mga main ministries sa church. Diyos din ang pumipili kung sino ang pastor,
sino ang apostle, sino ang missionary, sino ang teacher, para walang duplication. Kaya pag may nagkakaselosan, may duplication. Merong isang nasa maling lugar. O merong hinahangad niya yung hindi pang kanya, nagkakaroon tuloy ng tunggali, nagkakaroon tuloy ng mga pagkakagulo. Kasi wala ka sa lugar. Kaya mahalaga nasa lugar ka. Sa palagay niyo ba, mga posisyon lang sa church lang ang nilagyan ng Diyos ng assignment? Lahat. Hindi lang inilista sa Bible, lahat. Pero dahil may mga nakalistang ganito, you must be able to think, ano kaya ang papel ko? Ngayon, ang papel ko, minsan hindi naman lifelong na papel yan. Ano ang papel mo sa isang sitwasyon? Nag-camping kayo, anong papel mo doon? O tagalinis ka ng mga basurahan, kahit na siguro executive ka sa inyong kumpanya, pero nag-retreat ang na-assign sa'yo, tagaluto ka ta umaga, yun ang papel mo sa oras na yun. Gawin mo, kasi hindi naman habang buhay papel mo yun eh. Dahil ito yung nagpapalit-palit ng sitwasyon, nagpapalit-palit ng oras, nagpapalit-palit din tayo ng papel. Kaya kumisan, ang papel lang magulang, alagaan ng mga anak, palakihin, pero dumadating ang panahon na nagiging papel lang anak yun, bagamat mahirap magpalaki ng magulang. Pero papel naman ang anak yun kung minsan nababaligtad, siya naman ang nag-aalaga, siya nagpapakain, palit-palit. Ang damang halaga na sa tama kang lugar, sa tamang oras. Paano mo malalaman na tama ang lugar mo, tama ang oras mo? Kahit kahirap, tahimik ang loob mo. May saya ka sa loob. At alam niyo yun mga kapatid, kahit anong hirap ng katawan, basta yung loob mo masaya at maginhawa, itulog mo lang yan, tapos na. Pero ang mahirap, yung pahingang-pahinga ang katawan mo, pero hirap pa yung loob. Kaya pinapahalagahan natin yung ating kalooban. Hindi tayo gumagawa ng bagay na nagpapayaman sa atin, nagbibigay sa atin ng mga material na bagay, pero nagpapabigat sa loob natin. O ano ngayon yung malaking daan? Yung kunin ko lahat ng pera, ako lahat ang mag-uwi, lamangan ko yung mga kasama ko, yun ang malaking daan. Maraming nagpupunta doon. They don't find life. And we don't mean salvation. They don't find peace. Because true life means a peaceful life. Sabi, maraming dumadaan dyan sa mali. Kaya maraming taong miserable, maraming taong malungkot, maraming taong hirap na hirap. So kailangan nasa tama tayong lugar. A life that is abundant could only happen and could only live according to one's nature and design. Ano ka talaga? Psalm 139 verse 14, I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this, I have no doubt. Sige, pinupuri kita, Panginoon, dahil kung paano mo ako nilikha. Pag nagre-reklamo kayo, pag nananalamin kayo, hindi nyo pa kapatid nakikita kung bakit kayo nilikha ng Diyos na ganyan. Pag inireklamo mo ang iyong height, ang kulay ng iyong balat, ang texture ng iyong buhok, at pilit na pilit mong iniiba, ibig sabihin, hindi mo pa natutunang tanggapin ang sarili mo. Although, kumisan, iniiba mo lang para lang pampasaya, sandali lang, uso lang, hindi naman ibig sabihin nun, dineny mo na yung totoo. Pero dapat komportable ka rin sa totoo. Kung yung buhok mo ang pagkakulot, nahuhuli mo lahat ang lamok, ba, tulong kalaban sa dengue. Diba? Napakalagang papel yan sa buhay. Pero kumisan, gusto mo naman siya tuwirin, hindi naman yun masama, pero dapat natatanggap mo kung ano ka. Pag nagre-reklamo ka kung ano ka, mag-usap kayo ng Diyos, may pag-uusapan kayong dapat. Kasi hindi ka pa natutuwa sa sarili mo. Pag hindi ka pa natutuwa sa sarili mo, siguro hindi ka mabunga. At kaya ka hindi mabunga kasi nasa maling lugar ka. Remember yung bunga, panglabas, halimbawa income, halimbawa puri ng iba, halimbawa nakikita ng iba, useful ka. Pero may bunga rin na pangloob. Masaya ka, payapa ka, kontento ka, tahimik ka. Dapat mabunga ka sa loob at sa labas. Bakit natin ito pinag-uusapan? Para kung sakaling hindi ka pa masaya kung sino ka, kung ano ka, eh hanapin mo ang ikakasaya mo. Pero huwag ka magreklamo araw-araw na hindi ka masaya tas wala ka namang ginagawa para maging ikaw yung tunay na ikaw. Pag tayo'y nagkukunwari, nagpapanggap, nangungopya ng iba, hindi tayo sasaya. You must have peace with yourself. So pagka sinabi ni Lord yun, na maraming dumadaan sa maluwag at napapahamak, konti lang ang dumadaan sa makipot, at sila lang ang nagkakaroon ng buhay, the Lord could be saying that the road or the gate that leads to the destruction
negation, frustration, and wasting of life or time is wide and easy. Ang madaling gawin ay yung nakakasira ng buhay, yung nakakapagpaligaw ng landas para makita mo ang tunay na ikaw, hindi nangyayari. Ang pinaka madaling gawin ay yung sayangin ang buhay. Biro mo, pahiraming ka ng 60, 70, 80, 90 years, tapos walang nangyari, nasayang ang pahiram na buhay. At sabi ni Lord, ang daming ganun, yun ang majority, nasasayang. In other words, the lifestyle that negates life is the norm. It is the usual. It is the common. Ang Panginoon na nagsabi, higit na marami yung dumadaan doon. So, out of 10, 9, 8, yung nabuhay, namatay, wala nangyari. Akala nila may nangyari. Pero puminsan sa ating kabulagan at kamangmangan sa kalooban ng Diyos para sa atin, ni hindi natin alam kung anong dapat mangyari. Kaya pag hindi nangyari, ni hindi natin nalaman na walang nangyari, sayang. At sabi ni Lord, alam niyo kung ba't ko kayo tinuturuan para huwag kayong matulad sa maraming yun. Most people exist but don't live. They don't get a life. They exist but don't find the fullness of life because they take the easy way. O pinag-aaral ka ng magulang mo, ang hirap naman eh. Magda-drop out ka na lang. Pumili ka doon sa madaling daan, madaling pinto, pero mapapasama ka sa mga taong hindi na-develop. Kung minsan ang isa sa mga kinakalungkot ko ba sa nadidinig ko, yung mahirap po yan eh. Sabi mo sa karpintero, ganitong gawin mo, ganun-ganun. Ang hirap naman po, padaliin na lang natin. Aba talagang mahirap ang buhay. Si Jesus ang may sabi, mahirap yung daan patungo sa development ng pagkatao. Mahirap yung daan patungo sa pamugyayabong at pamamulaklak ng pagkatao mo. Yung gustong madali lang, walang mangyayari sa buhay mo. Dapat handa ka mahirapan. Kasi ang nahihirapan, nagtatanim, yun ang umaani. Sabi ni Lord, bakit maraming buhay na nasayang? Pinadali nila yung buhay nila. Alam nyo yung dali? Sa dulo, hindi sa simula. Pag nagsimula ka sa hirap, pero nasa tama kang lugar, ang magiging bunga nun, pagdating ng panahon, ginhawa. Pero pag inuna mo yung ginhawa, sa palagay mo, anong dulo? Hirap. Balance ang buhay eh. A man must break his back to earn his days of pleasure, sabi ng isang kanta. Kaya yung mga pinag-aaral eh, hindi nag-aaral, ano nangyayari pag 30, 40 anyos na, nagsisisi. Anong theme song? Kung natapos ko ang aking pag-aaral. Di ba? Yun ang theme song. Ngayon, hindi natin sinisisi yung hindi nakatapos bagamat nagsisikap kasi talagang napagkaitan ng lahat ng elemento sa kanyang paligid. Pero yung meron kang chance, tapos sayangin mo. Pila ka ng pila para magkatrabaho. Pag nasa trabaho na, panayang petics, panayang pasyal, panayang Facebook, no? Panayang text. Pag natanggal naman, iyak-iyak. Pero tinanggap ka na, nandun ka na sa trabaho, anong ginagawa mo? Pinapadali mo ba? O pinapahirap ang buhay mo? Sabi ni Lord, yung naghihirap sa tama, yun ang may gantimpala. Hindi lahat ng paghihirap may gantimpala, mga kapatid. Ha? Not all hard work is rewarded. If you are working hard, pero you are working in the wrong place, mahihirapan ka talaga. Tulad ng, naghihiwa ka ng isda, limang gilit na, limang buhit, ayaw pang maputol, mapurol kasi yung kutsilyo mo. So huwag mo sabihing pawis na nga ako dito sa paghiwa. Hindi yung pawis mo binibilang ng Diyos, kundi kung ilang isda ang nagilit mo. Kahit magkanda, pagod-pagod ka dyan, tapos yung isda, hindi naman gagawing relleno, nagkagiba-giba. Dahil yung kutsilyo mo, bungi-bungi at hindi matalas, wala kang style. Dapat may style ka sa buhay. Hindi enough na mapagod. Do not mistake activity for achievement. Do not mistake hard work
for character. If you can work smart, why work hard? But if you really need to work hard, don't try to be smart. Do it the right way. Tayo naman mga Pilipino, marami talagang nasisipag, pagod na pagod mula umaga hanggang gabi, pero wala pa rin makain. Kasi ang pinagpapaguran, ang liit-liit talaga ng kikitain. Kahit magkaroon siya na 1,000 taon ng pagtatrabaho, talagang hindi siya makakabili ng payong na cash. So dapat si mo, teka, nasa maling lugar ako. Hindi ako dapat narito. Di ba? Hindi ako dapat narito. Kasi kwentahin ko man ang kwentahin, hindi ako aahon sa hirap. Dapat lumipat ako ng lugar. Kasi hindi ako aahon. Mahirap ang kinakalagyan ko. Kailangan mo siyempre ng tapos. Masabi ang iba, mabuti na dito, at least sigurado kang sumusweldo. Oo nga, sumusweldo ka sigurado, lalo empleyado ka sa City Hall. Siyempre, nalulugi ba ang City Hall? Laging may sweldo. Pero, unless tumaas ang rango mo dyan, kailangan matuto ka sa ganun na lang na sweldo ng mga civil servants, di ba? So, inisip mo, is this the life I want? If that's the life you want, then it's okay. But if that's not the life you want, then get out of it and do something. Kasi wala ka sa tamang lugar. Hindi pala yun ang gusto mo, ba't ka nandun? Pag ginusto mong isang bagay, sabi ni Lord, ask and you shall receive. Naniniwala ba kayo doon? Ask. Lord, get me out of this. I don't like to be here. I like to be elsewhere. Lagi mong isipin, lagi mong ipanalangin, and take the word for God for His word. Sabi niya eh, ask. Seek and you shall find. Knock and the door will be opened to you. Pero pag sa mga ayoko dito, pero wala na talaga akong magagawa, ganito na lang, tinanggap mo na, you are not really asking. Kasi pag sinasabi mong, Lord, get me out of this, parang sabi, nahirap naman talaga yan. Ang totoo nun, ang totoong prayer mo, yung negative, hindi yung positive. Negative times positive is negative. Diba? Kaya naninegate yung good intention mo. Kailangan mong isipin yan, angkinin mo. Sabi nga, when you pray, believe that you receive it, and you will. Remember, you believe first before you receive it. Then you will receive it. Kailangan yung pananalig. So, hindi tayo dapat naka-assign sa mahirap na lugar. Yung hirap, lagi kong ididiin, pwedeng physical, professional, technical, pero hindi hirap ng loob. Pag hirap ang loob mo, hindi ka dyan. Ngayon, paano po, Lord? Ayan, Pastor, hirap ang loob ko sa asawa ko. Diyan ka, dahil asawa mo yan eh, no? Tutunan mong gaanan ang loob mo. May matututunan ka dyan. Hindi naman lahat ng hirap ang loob mo, alis ka. Tinitimpla-timpla mo yung ganyang mga bagay. Ano na sinasabi ng Panginoon? That most people do not strive to find the fullness of life. That most people do not strive to find fullness in life. Huwag niyong tanggapin na ganyan lang ang buhay. Sabi nga ng Bible, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has planned for those who love Him. Sabi ng Panginoon, my plan is to give you hope, to prosper you, to give you life. So huwag niyong tanggapin kung hindi kayo masaya. Change the way you think, change your life, grab opportunities when they come. In other words, the Lord was saying that the gate and road to life is hard to enter and to walk. Therefore, only a few find life. Effectively, the Lord says that only very few people really get and have a full life. And is it not true? Only a very few people live as they were designed to live. Therefore, sila talaga yung maraming napapakinabang sa sangnilikha na binigay ng Diyos dapat sa lahat. Look around you and see the reality. Magbilang kayo ng 10 tao ang kilala nyo. Ilan doon ang masasabi niyong sila super contented, masaya sa buhay nila? Kaya sabi ni Lord, okay, kita nyo na. Tama ba si Lord? Marami hindi nakikita yung life. And I like to be emphatic, hindi salvation ang pinag-uusapan ngayon, bagamat salvation yan sa ibang usapan, kundi yung buhay ngayon dito sa lupa. Gaano karaming married people lang masaya? Diba? Ang sasaya pagka wedding day sa mga video, kung magtinginan, akala mo mga tikoy ang mga mata sa lalagkit. Pagkatapos, after a while, irapan na lang, ayaw na magtinginan. So, bakit ganon? Anong nangyari?
May nangyari, di ba? Look at lives that are not lived but only suffered from. Ilan ang mga nagsasama na lang alang-alang sa mga bata? Ganun ba yun? Alang-alang sa sasabihin ng matatanda, ng lipunan, many marriages are only suffered from. They are not enjoyed. Look at the lives that are not lived, but endured, or half hated, and even disliked. Meron pa, I hate my life. Yung mga ganyan. Look at the lives that are not lived, but tolerated, and even abandoned. Diba, may mga nang-abandon ng life nila. Tatay, ina-abandon ng pagkatatay. Nanay, ina-abandon ng pagkananay. Kasi hindi nila gusto yung papel nila na yun, o buhay na yun. Look at the lives that are not lived, but escaped from. Pagka ikaw ay nagkukubli na sa alak, sa drugs, tinatakasan mo ng realidad. Tinatakasan mo ang buhay. And how many lives are ended prematurely? Hindi ka pa tinatawag ng Diyos eh, nag-volunteer ka na. Diba? May mga ganun, nagpapakamatay, hindi pa panahon. Ganun ba ang dapat isagot mo sa buhay na ibinibigay ng Diyos? Wakasan mo? Pero pagka ang tao, depressed na, gipit na, lungkot na, lalong napagsasamantalahan ni Satanas ang kahinaan at lalong binubulag, pinakakasira-sira. So, hindi dapat ganon. Maaga pa lang na hindi ka masaya, dapat humanap ka na ng kalutasan. At sa ating mga mahal sa buhay, sa mga nakapaligid sa atin, hindi sila masaya, baka tayo ang dahilan. Baka mamaya tinatakasan nila yung bahay dahil sa'yo. Marami mga bata ayaw umuwi ng maaga kasi naiinis sa bunganga ng nanay o sa paglalasing ng tatay. Dapat ang tao excited umuwi. Pero yung mga tahanan natin, masarap uwian. So tinitingnan din natin, hindi lang ang sarili, yung mga paligid natin, masaya ba sila na ako ang tatay nila, ako ang nanay nila, ako ang kapatid, ako ang asawa. Kasi tayo ay may pananagutan din sa isa't isa na pasayahin ang ating kapwa. Lalo't bahagi yan ng pamilya o ng kumpanya, nakasali ka dyan, this is your official family. Ano ang function na ginagawa mo dyan? Many lives are destroyed by lack of meaning and purpose. Many lives are destroyed by lack of growth. Many lives are reduced to becoming like bonsai plants. Sa halaman lang cute ang bonsai, sa tao, hindi. Pag nakakapagpatubo ka ng akasya sa tansan, wow, bonsai. Mukhang halaman pero hindi kasi hindi naman mamumunga yun, ang liit-liit nun. Alam niyo ba ang daming buhay ng tao, bonsai? Ayan lang yung mundo mo, kaprasong tansan, konting patak ng tubig, konting sikat ng araw, yung kahabang panahon, samantalang pwede kang lumaki, lumago, lumabay, lumawak, gumanda, mamunga, mamulaklak, humalimbuyak, bumango. Pero nangyayari ba yun? Dapat nating isipin. Una, baka tayo yung hadlang sa ating sariling pagyabong at dapat din nating isipin, baka nakakahadlang kayo sa pumumulaklak ng kapwa nyo. Lalo't yung kapwa na naisakop mo. Asawa mo, anak mo, may impluensya ka o kapangyarihan. Ginagamit mo ba ang kapangyarihan para idikta yung buhay niya? O para tulungan mo siyang hanapin kung sino siya? Para kung ano talaga siya, ay maging siya yun. Napakahalaga. Ang Panginoon nagbigay sa atin ng buong model, Luke 2:52. And Jesus grew in wisdom and stature, in favor with God and men. Lumago siya in wisdom, intellectually, mentally. Lumago siya in stature, physically, in favor with God, spiritually, and in favor with men, socially. Balanced growth. Pag may mahal ka sa buhay, kayo na lang ang tao sa mundo. Meron mga magnobyo, nasa mga event, nasa mga party, nasa mga... Sila na lang ang tao sa mundo. Gusto mong ilagay sa kahon dahil dyan na lang kayo, total hindi kayo tumitingin sa amin. No? Merong mga tao na hindi nag-grow yung mahal nila sa buhay dahil ayaw nilang makakilala ng iba, nagseselos sila. Eh, anong gagawin nyo? Ikukulong nyo? Itatali nyo yung tao? Hindi naman siya mag-grow? Ang mga nagmamahal, sabi nga nung nasa poster, if you love someone, set him free. If he comes back, he is yours. If he doesn't, he never was.
Kung nandyan lang sa tabi mo, dahil nakatali, mukha lang sa'yo, pero hindi. Pawalan mo, paliparin mo. Pag bumalik sa'yo, sa'yo nga. Ngayon, kung hindi bumalik, hindi umiyak ka, pero nalaman mong hindi naman talaga pala sa'yo eh. So, hayaan mo siyang pumunta kung kanino talaga siya para mawalan ka ng katabi, yung para sa'yo, pumunta sa'yo. Pero kung pinupwersa mo lang, binabantay mo, oh, 9 o'clock na, ba di ka pa nagtetext? Hindi ka na nga tinetext eh, nagtatanong ka pa, hindi mo ba alam ibig sabihin nun? Ba't may pinipilit na mahalig ka kung hindi kami namahal? Kung hindi ka naalala, ba't may pagsisiksi ka ng sarili mo? Kailangan, palayain mo yung tao kung ayaw ba niya mag-text sa'yo, di wag. Kasi alam niyo kung gusto niya, yung sinasabing wala akong load, dahilan lang yun. Pwedeng wala siyang load ng 30 minutes, 1 hour, 4 hours, pero yung tatlong araw nang walang load, makahalata ka. Di ba? Makahalata ka. Kaya huwag ka na nagpipil. Ikaw naman, papadala kitang load. Talagang binibili mo siya. So, napakahalaga na. Kung kailangan mong padala ng load ang isang tao para ka-textan, di ka nun mahal. Liban na lang talagang hirap na hirap. Ikaw na dapat na magtansya nun. Importante, palayain mo ang tao. Tulad ni Jesus, pinapalaya niya ang tao. Alam niyo kung sino yung sumasakal? Simbahan. Hindi si Jesus. Siya yung mga lahat ng tao dumating, umalis, hindi niya pinipigil, hindi niya pinipilit. Kung nandun man, kasi gustong nandun, hindi na obliga. That is infinitely nicer. So how could one have life? How could one have life to the full? By growing to one's fullest potential, tulad ng ginawa ni Lord. 2 Corinthians 3:18, our faces show the bright glory of the Lord. As the Lord's Spirit makes us more and more like our glorious Lord. Kita natin yung main teaching nito, that we are to grow more and more like Jesus. Nangyayari ba yun? O na-bonsai na? Matapos mong malaman ng John 3:16, konting mga verses here and there, a few teachings, wala nang growth. Patuloy pa ba tayo nag-aaral ng Biblia? Patuloy pa ba tayong lumalago sa pananalig? Yung dating paniniwala mong A, nagiging A1, nagiging A1-2, yumayaman, lumalalim, tumataas. O yun ba't yung pa rin? Sabi, dapat doon tayong lumalago. And not only spiritually, but also emotionally, physically, and socially. Yung apat na growth area ni Lord na nakita natin sa Luke 2:52. How does one grow to be more and more like the Lord? How does one reflect, develop, and project the image of God in him or in her? There's one way among many. Know yourself. Kailangan kilala mo ng sarili mo. Know your giftedness, your design, your calling. At kakambal nito, know the giftedness, design, and calling of people around you and let them be themselves. Kung nabigo ka maging dentista, huwag mong pilitin ang anak mong mag-dentista. Huwag mo siyang gawing extension ng iyong mga pangarap at mga tagatupad ng iyong mga kabiguan. Kasi meron siyang ibang calling. Liban na lang, siya ang nagkukusa dahil yun din ang calling niya. You will only turn them into second or third class professionals if you force them to take up courses that they don't really like. Set people free. So know yourself and be yourself. Si Jesus, example natin dyan, he lived as he was called. Ano bang tawag sa kanya? Yun ang kanyang buong taimtim na sinunod. And Jesus let people be themselves. Bakit at isa kanya? Kasi mga tax collector, mga former prostitutes, at isa kanya yung mga people who fell in the cracks, mga outsiders, dahil hindi niya inuhusgahan. Hindi niya pinipilit, itong isuot mo, itong ganun mo, huwag kang ganyan, huwag kang manguyakoy dyan, huwag kang umuyo, likot-likot mo. Hindi siya ganun. Ang mga tao tuloy, kusa na lumalapit. Kasi nag-i-enjoy sila kasama, hindi sila sinasakal. Mga kapatid, baka naman ang mga mahal nyo sa buhay ay sakal na sakal sa inyo. At pagkatapos manhid na manhid kayong walang kamalay-malay na talaga palang gustong-gusto na kayong takasan. Maraming mga kabataan kaya maagang nag-aasawa, hindi dahil gustong magkaasawa, gustong takasan ng magulang. Ang magulang naman, walang kamalay-malay. Siyempre, akala niya siya si perfect mother. Siyempre, akala niya siya si perfect father. Clueless.
Ang isa ba namang taong masaya sa bahay, bakit naman iisipin at gugustuhin lumayo agad at magpakalayo-layo? Akala ng iba, kaya lang nag-a-abroad ang maraming Pilipino, eh dahil sa pangangailangan financial. May katotohanan yon, pero mayroong isang nakatagong katotohanan. Maraming mga babae hindi masaya sa piling ng asawa nila, kaya kahit mahirap mag domestic helper, sinusuong lahat ng mga hirap, makalaya lang sa asawa nilang nambubugbog, sa asawa nilang walang katapusan ng pambababae, pagpapahirap sa kanila. At kuminsan yung lalaki din, gustong tumakas. Bakit nagpapakalayo-layo-layo yung iba nating kamag-anak? Kasi tinatakasan ng mga kamag-anak na mga linta na walang ginawa kundi mangutang, manghingi, umasa, itumba ang sarili nila para ikaw lagi ang pumikap sa kanila. Kaya nagpapakalayo-layo kahit sa Antarctica na lang tumira, malayo lang sa'yo. Tapos pilit mong hinahanap kung ano yung email address. Lumayo na nga eh. Diba? Mahirap kasi ang text na yan. Isang text away lang, talagang nasasabi sa'yo ang size ng sapatos. No? Kung ano-ano pa, model ng telepono na gusto. Pero bakit yung iba layo ng layo? Hindi lang dahil sa economics, nasasakal. One of the greatest gifts that we can give to our loved ones is to set them free and let them be. Kasi mapigil mo man yan, mapilit, makadenahan, maigapos, may hangganan yon. Aalma at aalma, huhulagpos at huhulagpos yan pag di na makatiis. Gusto mo bang umabot pa sa ganon? Yung mga goodbye na ang tagal bago ka uwiin, 10 years or 15, o kung kailan ka nakaburol, tsaka nalang uuwi. Kasi sakal. Si Jesus, kahit kailan, walang sinakal. Yung mga Pharisees, sakal na sakal yung mga tao, kaya tinutuligsan ng Panginoon eh. Kasi ia-assign mo yung moralidad mo sa iba. Hindi ka naninigarilyo, galit ng galit ka sa lahat ng ninigarilyo. Di huwag ka manigarilyo. Ngayon, kung tinatanong ka, sumagot ka, gusto nila magpaturo sa'yo, turuan mo, pero yung pupunta ka sa isang umpok na ninigarilyo at papakailaman mo sila, walang ginawang ganun si Lord kahit kailan. Basta yung buhay mo, magandang example, pag pinagturo ka, katulad ni Jesus, laging nahihiling ang magturo, nagtuturo. Pero hindi ka naman pinagtuturo, turo ka ng turo dyan. Hindi niya style yon, style yun ang Pharisees. Dapat yung ihiwalay si Jesus sa mga religious leaders ng kanyang panahon at sa mga religious leaders kahit ng ating sariling panahon. Kasi maraming religious leaders mas mahigpit ng dihamak kesa sa Diyos. Kaya dapat nating pinaghihiwalay yun. Ang style lang ng leader na ito, hindi ibig sabihin lahat ng ginagawa niya, yun ang style ng Diyos. Style lang niya yun kasi ganun siya. Pero dapat ang model si Jesus because there's only one righteous, the Lord Jesus. Siya lang talaga yung huwaran. So don't play God. Don't be a self-appointed Messiah and Savior and Reformer of everyone around you. Dahil, sarili muna ang tingnan. Yan ang sinabi ng Panginoon. Napakahalaga pa natin isipin to be ourselves is God has given each of us different gifts. Sabi ng Romans 12:6, lahat may gifts. So being yourself really is the narrow gate. Being yourself is the difficult road. The easy road is to just succumb to pressure and be anything and everything that the people expect you to be except yourself. But if you are not yourself, you are not true to yourself, you will not find life. Yung peace, yung joy, yung kapayapaan. Allowing others to be themselves is another narrow gate. Mas madaling kontrolin ang iba, mas madaling maging dominante kesa maging mapagbigay at maunawain. Kaya narrow gate din yun eh. Ang tendency ng tao, kontrolin ang mga mahal niya sa buhay. Yun ang madaling gawin, yun ang likas, yun ang tendency. Kaya sabi, you want life in your relationship, do it the hard way. Control yourself more than you try to control others. Most people are pressured to conform to the standards, to the demands, and expectations of others. Many of us force others to conform to our standards, to our demands, and to our sense of morality. But morality is a very personal business. You cannot impose your morality on others. Even if they obeyed you, it would only be superficial, not true to their hearts, and not true to themselves. Wala pa rin katuturan yun sa langit.
Kaya mahirap yung may mga kamag-anak na mga sobrang relihiyosa, mga titang sobrang mahihigpit sa pagiging relihiyosa, pati yung kanilang mga pananamit, i-impose sila sa iba, yung pamamaraan nila, pang-ibabaw lang naman ang pagsunod dun eh. Pero sa kalooban mo, naghihimagsik ka. Kaya wala ring nararating. That is why Jesus asked, sabi niya, "Why do you say to your brother, 'Let me take the speck out of your eyes'?" Sabi niya, "You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck from your brother's eye." This deserves further study. Sabi ni Lord, ang arte mo, ang yabang mo, gusto mong tanggalin ang kaparasong puwing sa mata ng iyong kapwa ay may isang troso na nakabara sa mata mo. Etong gawin mo, kung gustong talaga mong tanggalin bawat puwing ng bawat mata sa paligid mo, unahin mong tanggalin yung nasa mata mo. Sa palagay niyo, kung ang isang tao ay honest, makakarating ba siya sa punto ng buhay niya na wala na siya kahit anong puwing, therefore pwede na siyang mangtanggal ng puwing ng iba? No. So Jesus is saying, no matter how hard you try, no matter what you do, you will never get to a moral point that you are clean enough to tell others to clean themselves up. Sabi niya, tanggalin mo muna ang dumi sa iyong mata bago mo tanggalin yung sa iba, dahil alam ni Lord, hindi ka mauubusan ng tatanggalin dyan. Kaya hindi ka makakarating sa punto na akala mo may karapatang ka na namang tanggal ng puwing ng iba. Dahil habang lumilinaw ang pananaw mo, mas nakikita mo yung mga puwing mo na dating hindi mo kita. You will never get to the point of assigning yourself as the savior and reformer of another person. Ang sinasabi ni Lord, reform yourself. Don't play God. Kasi kung paano ka kinausap ng Diyos, pwede rin kausapin yung kapwa mo. Wala kang franchise sa kabanalan. Hindi lang ikaw ang pwedeng gumamit, ang gamitin ng Diyos para marating ang tao. Dahil ang Diyos, nakikipag-usap din directly to people. Ang mahirap kasi dun sa iba, they are overly concerned to the point that they monopolize the spiritual ministration to other people and they play God. At yun ang kinriticize ang Panginoon na trabaho ng mga religious people during his time. Sabi niya, magsari-sarili kayo ng paglilinis. Dahil kung totoo yun, na gusto mong linisin ang kapwa mo pag malinis ka na, hindi mo naman talaga mararating yung state of perfection. So asikasuhin mo ang iyong sarili. Many people role play. They follow scripts in their lives. They wear costumes and masks. They live for others. They live a lie. They are not themselves. How can you expect to be happy kung hati ka? Kung nabubuhay ka sa likod ng isang maskara, ng isang costume, sa likod ng isang papel na ginagampanan mo lang pala, pero hindi naman ikaw yon. Between you and God, you should know who you really are, what your gifts are, what you were called to do, and happiness, fulfillment, life is in being yourself. Hindi nagkamali ang Diyos sa paglikha sa'yo. You were fearfully and wonderfully made. Sad that many people die without having become their true selves, rendering their God-given life as a waste, which the Lord calls destroyed. Sabi, many enter destruction because it's the easy way. They don't see life. They don't find life though they were given time to enjoy life. So identify and know what you should do to become, to remain, and to develop as yourself. Not as a second-rate copycat. Ikaw, kung sino ka mismo. You're good enough for God. Maybe some people will not think you're good enough, but God who created you knows that you're good enough because He created you. Kung hindi ka good enough, hindi kasalanan yun ng Diyos. Diba? But you're good enough, but you don't stop there. You grow from glory to glory to glory, like the Lord grew. It's only in being true to oneself that a person becomes genuinely happy and fruitful. So be the tree that you really are, and you will bear fruits. And let others be themselves, find themselves, only with gentle assistance from you,
not with dictation, not with pressure from you. How does one project the image of God in him or her? Be the fruitful you. John 15:5, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So if you are not able to do anything, it means you are apart from the Lord. If you are not bearing much fruit, it means you are not abiding in him. Because he says, if you abide in me, you will bear much fruit. So napakahalaga yun. Pwedeng i-reverse, malalaman mo kung anong kalagayan mo. And as I have said, there are external and internal fruits. Galatians 5:22-23 talks about the internal ones. God's Spirit makes us loving, happy, peaceful, patient, kind, good, faithful, gentle, and self-controlled. There is no law against behaving in any of these ways. Sabihin ng tunay na bunga. Kung ikaw ay mapagmahal, maibigin, masayahin, mapayapa, ikaw ay hindi bugnutin, kaya mo maghintay, mapagpasensya, mabait, mabuti, matapat, banayad, at may pagpipigil sa sarili. Sabi, yan ang pinakamagandang marating ng isang tao. So enter the other narrow gate, walk the other narrow road, and find life. Salamat Panginoon dahil kayo Diyos na concerned sa aming daily life. Hindi nyo lang kami gustong dumaan sa mundong ito tapos ay ganun na lang. Gusto nyo kaming mamunga. Gusto nyo maranasan namin lahat ang pagpapalang inilaan nyo dito sa physical world kung saan kami naroon ngayon. Bagamat nananalig kaming ang kahulugan din ito Panginoon, itong mga katuroang ito tungkol sa buhay na walang hanggan, habang narito kami sa katawang ito, sa mundong ito, nananalig din kaming merong kayong mga nakalaang pagpapala. Open our eyes, teach us, so that we can be our true selves and we can allow others to be their true selves and we can all bear good fruit. Pagbulay-bulayan natin sa ilang oras, ilang sandali ng katahimikan ang mensaheng ito at nawa hanapan natin ng very personal application. Let's bow before the Lord and hear the silent and gentle voice of the Holy Spirit. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang The Other Narrow Gate. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapis. Bulwagan ng Panginoon, PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays, sa mga day-by-day mini bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Nobyembre, gaganapin ito sa November 3, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Bakit second class citizen ang babae sa lipunan natin? Aba, hindi totoo yan. Ang mga babae nga ay nasa pedestal sa Pilipinas. Ang mga babae ay minamahal, hinahangaan. Ang mga babae ay naghahawak ng budget. Ang mga tatay, hindi naman talaga nagpapasya yan ang hindi kumukonsulta sa mga nanay. Sa ligawan na lang, alam na alam mong star na star yung babae. Siya ay talagang tinitingala. Hindi siguro totoo na mababa ang pagtingin sa babae ng buong lipunan ng Pilipino. Merong mangilan-ngilan na mga lalaki na siguro mababa ang pagtingin nila sa babae, pero sila ang problema, hindi yung babae at hindi yung lipunan.
kapayapaan. Sa gitna man ng kapighatian, pagkat siya ang kasama, ako'y di mangangamba. Purihin ka, O Diyos, kataas-taasan. Purihin ka, Jesus, magpakailanman. Siya ang alfa at omega, makapangyarihan. Diyos na ibuhay, oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-anim hanggang ika-pito ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Jesus.